Yo, what's up sa inyo lahat mga kabalita, WB muli. At yun tayo muli nandito sa ating video reaction o sa ating news reaction na kung saan nandito tayo sa News PH. At ito na mga kabalita, nakakatakot ito. JP Enrile nagsalita na may babala sa lahat. Press Marcos na siyak sa natuklasan. At yun, i-play na natin kung nilalaman ito. Presidential Chief Legal Counsel Juan Ponce Enrile. Sabi ko sa inyo, itong si Enrile po, pag nagsalita, pakinggan po ninyo kasi he has that full of wisdom. In vast experience sa kanyang buhay kasi napakatagal na niya sa mundo. Siya lang yung sakala. Magwa 100 years na ang edad ni ano ni Lolo Juan Ponce Enrile. At sa tanda mga kababayan ni Johnny Ponce Enrile, siyempre marami siyang naobserbahan sa mundo na at pag pinakinggan mo ang kanyang mga kwento at kanyang mga hatol or advice, I think malaking bagay mga kababayan para sa atin para makapag-desisyon tayo ng tama para sa ating future. Yung future po ng mundo, the past, present, and future, nasusulat sa Bible. At yung mga discussions natin sa Bible mga kababayan about the future events, tingnan ninyo, si Johnny Ponce Enrile, siya na mismo yung sasabi. Pero wala man siyang reference sa Bible kasi hindi man siguro ito nagbabasa ng Bible. Ang reference niya po kung ano yung mga current events ngayon. Ano ang kahulugan nito based sa kanyang past experience? Sabi ni Johnny Ponce Enrile mga kababayan, prepare for days of disquiet. Yan ang sabi ng mga matatanda. Di ba? Sabi ng mga matatanda, pagtahimikan niya ang kapaligiran sa panahon ng may nagbabantang bagyo, mag-ready ka niya, malakas ka niya yung tatamang bagyo. Di ba ganun lang, sabi ng mga matatanda? Kaya nga may kasabihan tayo po na nabuo, calm before the storm. So there is a gathering storm, mga kababayan na nakikita. Itong si Juan Ponce Enrile, sa kanyang programa kahapon, mga kababayan, sa SNNI, iyon ang kanya pong sinasabi. Kaya ito ang balita, pinick up po ng Daily Tribune. I-share ko po sa inyo. At tingnan natin ang kanyang mga sinasabi in relation sa ating mga warnings. Noon pang mga araw, many years, mga kababayan, ito na yung sinasabi natin. And this time, mga kababayan, si Juan Ponce Enrile na yung nagsasabi. Sabi dito, the global events transpiring now remind him of the period before the start of the Second World War. What? Sabi ko sa inyo, pag may second po, may third. Wag na tayo mag-isipan ng fourth kasi hindi pa dumarating yung third World War. Kasi yung dinaanan ng ating mga nanay, mga lolo, yung Second World War pa malang po. Yung Second World War, kahindik-hindik na yon. Sa mismong accounts, mga kababayan, ni Enrile, kasi buhay na siya. Kaya sabi niya rito, the global events niya ngayon remind me of the period before the start of the Second World War. Ano yung pinapaiwatig ni Enrile? Ang mga nangyayari niya sa mundo ngayon, as we observe, as we read the newspapers, parihas na parihas niya nung panahon ng before pumutok yung gira. Kasi buhay na niya ako eh. Kagatakot naman niya Mr. Maravillas yung kwente mo. Sabi sa Bible po, do not be troubled, for the end is not yet. Hindi pa man po yun ang katapusan, pero there will be wars and rumors of war. At sinasabi ko sa inyo, palapit na tayo doon sa labo-labo po. Hindi na ako nagsasalita kung di si Enrile na mismo sa kanyang obserbasyon. Sabi rito, saying that a feeling of deja vu has engulfed him over recent events, particularly the perilous downfall of banking monoliths such as Credit Suisse and Deutsche Bank. Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile warned, the world is living in perilous times. Kita ninyo, pati yung mga terminology niya, biblical na, perilous times shall come, sabi sa Bible po. So sabi rito mga kababayan sa kwento, days after the shares of Credit Suisse plummeted, it was the turn of Deutsche Bank after its stock market price fell heavily on Friday kahapon on the lender's surging cost of default cover, reigniting fears of a widening banking sector crisis. Mag-ready po kayo, mga kababayan ko sa buong mundo, nagsisimula na po. Sabi ko sa inyo, ito mga events na to, ito mga nakikita ninyo na mga pagbagsakan ng mga bangko, pagka-bankrupt po, hindi man po siya aksidente. Kaya lang, pag sinabi ko sa inyo na it is planned because the game plan ng New World Order, tawag dito, New World Order planners ay ordo ab kayo
order after chaos, so they are creating chaos. Ang ibig kong sabihin, it is planned collapse. Plinano talaga. They are the ones pulling the string para mag-collapse ang banking system all throughout the world. Maniwala kayo sa hindi. I-label na ninyo ako, tawagin na ninyo akong conspiracy theorist. Wala na akong tapi. Kaya sabi ko sa inyo, yung sinasabing conspiracy theorist, actually, it is the truth. Labeled as conspiracy theorist para pagdudahan ng mga tao to discredit those people telling you the truth. Ganun yung kanilang laro, mga kababayan. So, kayo mga nagsusubaybay sa akin, ilang beses na ninyo itong narinig sa akin? Ilang beses na tayong nag-warning? Kaya lang, ayaw ko naman po na sigi-sigi yung pag-sisir ko sa inyo ng mga ganitong kwento. Kasi baka sumama yung inyong pakiramdam. Mag-alala lang kayo, isabi sa Bible, do not be troubled. For the end is not yet, but all these things must come to pass. So kailangan siyang maganap pala. At nagaganap na po ngayon. At yung nag-warning ngayon, mga kababayan, no less, itong si Lolo Juan, hindi man siya nagbabasa ng Bible siguro, hindi man siya saved. Saan niya binabase yung ganyan mga warnings? Sa kanyang nakikita ngayon. You see? At kinocompare niya yung kanyang nakikita mga events unfolding ngayon sa mga na-experience niya noong panahon before Second World War. Ang ibig niyang sabihin, kung ano nangyari noon, before ng gira mga kababayan, the same ngayon. So anong pinapaywating niya in really? Maulit yung ano, history is repeating itself. Kung nangyari yung World War II, and before World War II, nakita na yung mga pagbagsakan ng ekonomiya. Ganon din na niya yun ang pinapaywating niya. That could be the future, the near future. Ano tingin niya? Tama yung analysis natin po, mga kababayan, or interpretation sa sinasabi ni Enrile. Yan mismo yung sinabi niya, mga kababayan, sa interview kahapon. Kaya gusto kong isip sa inyo ngayon. So sabi rito, Enrile said, the global events transpiring now remind him of the period before the start of the Second World War. Germany's biggest lender dropped more than 14% on the Frankfurt Stock Exchange on Friday. According to AJ's France Press, the cost of insuring the bank's debt against the risk of defaulting so-called credit default swaps has surged as investors fret about the banking sector's health. Kaya po mga kababayan, yung advice ko sa inyo po, the same advice. Be vigilant po. Lalo yung may mga malaking investment po sa mga bangko dyan sa Amerika. May mga malaking deposits po. Be vigilant po. Di ba? Kahit dito po sa atin, kasi yung epekto niya po, kung sa sakit, contagious, nang magbagsakan mga kababayan, nakalimutan ko yung dalawang bangko, baka naalala ninyo po, mga kababayan, lalo yung mga viewers natin dyan sa Amerika, nakalimutan ko yung dalawang bangkong nauna dyan sa Amerika. Then, naging contagion po siya. Comes now, the effect, umabot sa Europe. O ito, German bank itong Deutsche Bank. At ito nga mga kabalita natin na kung saan, ito nga yung tungkol sa pahayag nga ni JP Enrile nga, ni Juan Ponce Enrile nga, mga kabalita natin, na kung saan tila ba ay nagwa-warning o talagang pinaghahanda syempre ang marami, sapagkat yung mga nasasaksihan niya ngayon ito yung mga nasasaksihan niya yung Second World War nga, mga kabalita natin, na kung saan unti-unti nga nagbabagsakan yung mga ekonomiya at itong mga ibang bangko nga nagsasarado, mga kabalita natin. Yan yung mga pinapahayag dito ng ating kabalitang si Dante Marabilas nga noong binabalita niya ukol nga sa mga pahayag ni Enrile, sapagkat nga itong si Enrile talagang matagal yung buhay at talagang nasaksihan niya lahat ng mga pangyayari bago yung World War II nga, mga kabalita natin. Gantong-ganto yung nakikita niya at talagang nagwa-warning na siya, no? Sa pagkakataon nga na to hanggat kaya niya syempre na i-share yung kanyang mga pakiramdam o yung mga naramdaman niya nung mga panahong bago mag-World War nga, mga kabalita natin, ganto yung mga nakikita niya at ganto yung mga naranasan niya, mga kabalita natin, na kung saan nga tila ba ay nauulit, diba? Nauulit ngayon yung mga na sasaksihan niya, mga kabalita natin, na papalapit at papunta nga doon, ika nga ng ating kabalitang si Dante Marabilas nga,
mga kabalita natin na kung saan nasasaksihan ng marami yung mga pagbagsak ng ekonomiya at syempre yung mga bangko na nagsasarado, yung mga nalulugi, mga kabalita natin, nandiyan dyan. At talagang yun din ang nasaksihan ni Enrile noong mga panahong bago mag-World War II nga, mga kabalita natin, na unti-unti nga itong nagbabalik sa kanya. O unti-unti itong ito, kumbaga sana unti-unti niyang nararamdaman yung ganong sitwasyon, no? Yung ganong kalagayan nga, mga kabalita natin. Kaya ang pinapaabot niya maghanda sa napakalaking dilubyo o yung gantong paparating, no? Yung mga gantong gera, yung World War nga na nakakatakot, to talagang sana hindi mangyari yung ganyan, mga kabalita natin. Subalit nga sa pakiramdam at sa pakiwari ni Enrile, tila ba talaga nanunumbalik yung ganong sitwasyon o yung ganong kalagayan nga. At yun ang nais niyang ipaabot at ipabatid sa lahat na maghanda, pagkat hindi natin alam kung kailan pwedeng sumiklab yan, mga kabalita natin. Pero ito yung mga naranasan at naramdaman niya at nakita niya nung mga panahon bago sumiklab ang isang malaking digmaan nga, mga kabalita natin. At yun lamang, mga kabalita natin, okay, nang bahala magkomento sa ibaba ukol sa inyong natunghayan at syempre sa inyong mga narinig dyan, mga kabalita natin. At yun, mga kabalita, muli ay syempre nagpapasalamat tayo sa patuloy niyong pagsubaybay at patuloy niyong pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel. At syempre nagpapasalamat tayo sa News PH, no? Subscribe kayo dyan, mga kabalita. At yun, mga kabalita, ito muli ang inyong WB hanggang sa muli natin pagkikita, mga kabalita.